I want to shout out Ninong Printy, kay Ninong Ferdy, sa aking BFF na si Abaya, Efren, si Marlo, si Janine, si Donaire, at si Pane. Tsaka, shout out din kila sa mga pamangkin namin, kay Jam, sa Twins, na si Cass and Aina, si Prime, Hi Prime, na lagi nanonood sa mga video ni Lucas. Thank you so much. So, magpakabait kayo, and see you soon! 1, 2, 3! Hi mga katimpuyat! Welcome back sa aming channel. I'm Mommy CJ. And this is Baby Lucas! For this month, 8 months na si baby ko! Yay! In this video, it's about sa 7 months update and milestone ni Baby Lucas! Uy, umiiyak! Ano, ayaw mo sumama sa video? Ayaw niyo sumama sa video! Hi guys! Welcome back sa aming channel. I'm Mommy CJ. At may umiiyak sa likod ko. May umiiyak na baby na kakulong. Hi guys! Welcome back sa aming channel. I'm Mommy CJ. And this is Baby Lucas. And Daddy LJ. At welcome sa aming channel. Ang gulo ni Lucas. So if you are new here to our channel is about family, parenting, and motherhood. Yay! So this video is about sa 7 months update and milestones ni Lucas. Hi! Say hello, Lucas. Nalagay na ni Mami si Lucas sa playpen. Daddy. Come here. Why? Do you look like daddy? No! So for the first update guys, yung physical appearance ni Lucas, first is yung height niya. Ito yung height niya dati. At ito na siya ngayon. Ang height ni Lucas ngayon ay 73.5 centimeters. And then ang weight niya before ay this one. At ito na ngayon. So ang weight niya ay 9 kilos na si Lucas. So yung third physical milestone or update kay Lucas is nagkakaroon na siya ng ipin sa taas. Hindi naman siya yung parang magkakaroon lang siya ng sign na magkakaroon na siya ng ipin sa taas. So, yan na. Pagkatapos nung sa ipin, ayun lang, mas tumangkad, mas medyo nagkaroon. No, mas mukha siyang payat ngayon. Pero sabi naman again ni Doc, nung check-up namin, normal daw yung height and weight niya sa kanyang age. Ang kulit ng aking mag-ama sa likod, nasa playpen sila, naglalaro. This stage na 7 months na si Lucas, naintindihan niya na yung law ng gravity. Wow! Gravity. Paano ko nasabi yun? Kasi ano, nung nasa playpen siya, nung sa baba, mahilig niyang binabato. Kunyari, lalagyan siya ni Ate Margo ng toys. Ibabato niya yun. Alam na nila ng mga babies by this time o alam na ni Lucas by this time na ang isang bagay ay malalaglag dahil may gravity nga. Yan. So, diba ang tatali ng mga baby, naintindihan na nila yung law of gravity. Wow! So, kasi nakita ko nung isang araw, si Lucas nga is nilalagyan ni Ate Margo niya ng mga toys, ganyan. Or kung minsan naman, pag yung mga toys niya, nilalaglag niya, alam niya na pag ginawa niya yun is mauhulong. And para sa akin, yung way niya yun para magpapansin to get attention ng mga tao na sa paligid niya. Wow! Wow! Ang galing! Wow! And the next milestone, ito yung pinaka napansin namin na milestone ni Lucas. As in, super lakas tumili. As in, ang lakas tumili, as in sigaw talaga na nakikipaglaban talaga siya sa paligid niya. And another thing na milestone niya for this 7 months is naiikot niya na yung maliit niyang playpens. So, nakakatuwa lang kasi naiikot niya na nakatayo siya pero may assistance pa rin nung railings pa tawag doon or yung mga handles na iniikot niya yung kanyang playpen na nakatayo. So again, ano naman sa kanyang 7 months is mas marami ng food intake si Lucas kaysa nung 6 months niya. So, mas maraming water, mas maraming food. Kung ano rin yung mga food na kinakain namin, minsan pinapatry namin sa kanya. Basta, wag lang yung mga bawal sa mga baby na may G6PD na katulad ni Lucas. Mga egg yolk, yung mga pandesal, which is kinakain naman niya before, but mas madami ngayon.
Kumain na rin siya ng champurado, ng lugaw, yung fish. Nag-steam ng fish, tinaray kong pakainin si Lucas at bet na bet na yun. Yan, ligo maniligo na si baby Lucas! Ay, ligo na yan. Punta na kay Ate Colino. Kay Mommy po din. 3 times a day na siya kumain ngayong 7 months niya. Meron siyang breakfast, lunch, wala siyang dinner, pero meron siyang snack. Ngayon naman, isa pa is mas humahabol na siya sa mga tao na sa paligid niya. Mas gusto niya ng karga ngayong 7 months niya. Karga dito, karga doon. Kaya mas maganda. Kargador. Kargador. Mas maganda na hindi pinapansin si Lucas. Kasi kapag nakipag eye to eye contact ka sa kanya, at nakita niya nakatingin ka, iiyak siya para magpapaawa siya. Gagawin niya lahat para kargahin mo. Number 1 rule, huwag makipag eye to eye contact kay Lucas. Ngayon, yan. Iyak siya ng iyak dito sa play fence niya. Nakakatuwa lang kasi, hinahabol niya na ako. Yay! Namiss ako ng anak ko. So, ito pa, guys. So, magpapakita ko sa inyo. Love na love ni Lucas ang Baby Shark na remix sa YouTube. So, may mga video siya na sumasayaw siya, na as in talagang nagwawala talaga. Feeling ko dancer itong anak ko paglaki. So, ito yung video. Ninang Tep, tsaka Ninang Fur, yung mga dancer niyang Ninang, turuan nyo si Lucas maging dancer soon. Can hold bottle. So, si Lucas ngayon 7 months, nakaka-proud dahil marunong na siyang humawak ng kanyang dede mag-isa. Sarili lang niya, 2 kamay, minsan isa pa nga, pasikat. Kasi sign na big boy na talaga siya, palupit na, ang bilis ng panahon. Pero, hindi niya pa kaya na pag binigyan mo lang siya ng dede, pag nakaupo siya, gaganunin niya lang, hindi niya pa nakukuha yung ideya na kailangan niyang itaas yung dede niya para makuha niya yung milk. Pero pag nakahiga siya at binigyan mo ng milk, ilalagay niya, itataas niya yun, tapos yun, dede niya na. Yun na yung alam niya nang marunong na siyang dumede. Siya nakakatawa, marunong na siyang mag-clap your hands. Clap your hands. Yeah. Pag sinabi mong, baby, clap your hands. Gaganon siya. Gusto niya yung may kasabay para ginagaya niya. Clap, clap, clap. Clap, clap. Very good. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Wow. Lalo na pag sumasayo kasi nga dancer nga yung anak ko. Ito, si Lucas, nagpapakita na siya maraming emotions. Isa na yung pagiging irritated tsaka nagagalit. So, madalas nagagalit siya sa daddy niya kapag niyakap siya ng daddy niya. Ayaw ni Lucas na nagpapayakap. Di ko lang alam, feeling ko lahat naman ng baby ayaw magpayakap. Samantalang nung baby sila, ano, kahit anong gawin mo, parang okay lang, tulala lang sila. Was lang pa kayo. Ito naman guys, ito yung mga favorite kong milestone ni Lucas this 7 months. Kasi, nakakatuwa lang. Kasi diba madalas nga na, ang rule ko kasi, gusto ko si Lucas nasa crib lang or nasa play fence lang. Yeah. So, kapag kinakaway, lagi ko siyang, pag dumadaan ako, hi Lucas! Hi baby! Yan yan. So, nag-work kami. Marunong na si Lucas mag-hi. Yan yung milestone niya, favorite ko. So, pag sinabi mong, hi Lucas! Mag-hi din siya. So, nakakatuwa lang. Hi! 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 Diba? Nag-response na alam niya na hi! You know? So, yun lang mga katimpuya. Ito yung milestone and update for Lucas ngayong 7 months. And again, paalala lang na hindi lahat ng baby ay pare-parehas. Unique lahat ng baby. So, maaring may mga milestones si Lucas na nagawa at tinagawa ng baby mo, or vice versa, may mga hindi nagawa si Lucas. Sa akin, okay lang yun. Wag mag-worry, wag mag-compare ng mga babies, kasi nga, iba-iba nga tayo. Parang sila de. Wag mag-worry. Ganun lang. Enjoy nyo lang yung mga moments nyo sa inyong baby. Okay?
Meron kaming FB page. Please like Mami CJ Magallanes. May IG din ako. Same din, Mami CJ Magallanes. At follow niya na din si Lucas. Maraming cute na pictures si Lucas. Mga photoshoots niya na naka-costume. Ito yung kanyang IG. At Little Lucas Lakas. Okay? Subscribe na kayo and like this video. And click the notification bell para ma-notify kayo sa aming mga parating na videos. So, for the next slide or next video, ito na yung photoshoot ni baby ko nung kanyang 7 months photoshoot! So, enjoy! Bye!